Kamusta mga piloto? At welcome back dito sa ating channel. So pag-uusapan naman natin ngayon ang basics ng Betaflight. Pagkatapos po nito. Okay, so ito po ang Betaflight. So bago nyo ito magamit, kailangan muna ma-download nyo syempre itong configurator. So ngayon ang configurator na ginagamit ko ay 10.7. Then you have to download itong mga driver na ito para mabasa ng USB port yung USB ng drone mo. Okay, so ito yung, nandito naman yung mga link na yan, no? Pwede mo i-download yan dyan para mapaandar mo yung drone dito sa Betaflight. Okay. So sasaksak ko na yung drone. Tapos connect natin. Then ito yung unang-unang bubungad sa inyo. So okay, ma-intimidate dito, madaming mga nakasulat diyan. Iisa-isahin natin 'yan, okay? So sa simula, makikita nyo itong firmware. Andito yung version ng firmware ng flight controller nyo. So sa akin ay Betaflight 4.2.3 at nandito naman yung target niyan. Okay, so for updating ng firmware, meron akong ilalagay na link doon sa taas. Pwede nyo i-click yon para paano kayo mag-update ng firmware. Okay, so assuming na-update na natin yung firmware natin, so unang-una nyo gagawin, isilapat ang inyong drone sa isang flat na surface, tapos click nyo itong calibrate accelerometer. Okay? Pagkatapos yan, tapos na tayo dito sa setup na tab. Pupunta tayo sa sunod na tab, yung port. So kung makikita nyo yan, sunod-sunod yan. Okay? So as much as possible, ang ginagawa ko dito, sinusunod-sunod ko yan. Pero minsan may lalakdawan ako kasi hindi pa naman kailangan o hindi pa nakasetup. So mamay, daanan din natin yung na-explain ko rin. Okay, so dito sa port, nakalagay dito kung ano yung gamit ng mga ports at ibang-ibang port doon sa flight controller. So dito sa port 1 o yung UART1, nakalagay yung receiver, kaya siya serial X. So depende yan sa flight controller nyo, nandun naman usually sa manual kung nasaan nakalagay yung dedicated port para sa receiver. So dito sa flight controller ko, nakalagay siya sa UART1, kaya naka-on yan. Then yung sunod ay yung BTX. Okay? So sa akin, nakalagay siya sa port 3 or UR3. So ang BTX, dito mo siya ikiklik. Okay? So sa akin, ang gamit ko ay yung TBS, Smart Audio. So ito yung nakaklik. So kung ang nakalagay, ang gamit mo ay IRC Trump na protocol, ito rin yung ikiklik mo. So whichever dyan, kung ano yung gamit mo, yun lang yung i-click mo. So ako TBS, okay? So after nyan, click mo yan, save and reboot. Okay, bago kayo lumipat lahat ng tab, huwag muna kayong lilipat ng tab hanggat hindi nyo nasa save and reboot. Okay? Or save. Kasi pagka hindi mo na-click yan at pumunta ka sa ibang tab, mawawala lahat ng ginalaw mo dito. Okay? So tapos na tayo sa ports. Punta tayo ngayon doon sa configuration. So dito, syempre yan nakalagay dyan, quad X. Kung beginner ka pa lang, i-leave mo dyan sa quad X. Okay? Then yung motor direction, depende yan sa gusto mo na props in or props out. Sa ako ay laging naka-props out. So bakit? Para papalabas yung dumi, hindi papasok dito sa drone. At the same time, pagka mga maliliit na drone, yung mga micros, mayroon siyang tendency to drop pagka lumiliko kayo, pagka naka-props in. Kaya usually, sinasuggest sa mga batikan natin mga pilots na gawin siyang props out. Kaya naka-props out. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa system configuration. Okay? So ito, ang ibig sabihin dito ay paano yung response ng inyong utak ng drone, which is yung flight controller. Okay? So dito, depende sa speed ng flight controller nyo, yung CPU nya, kung yan ay F4, ay kiklik mo dito ay
4 kilohertz. Okay, so ako ay naka F7. So ang gamit ko dito ay 8 kilohertz. Okay, so ibig sabihin, mas mabilis yung flight controller, yung CPU ng flight controller mo, mas mabilis din yung pwede mo ilagay dito. So ito yung feed loop frequency. Okay? So ditong gyro update frequency, naka-fix na siya sa 8 kHz regardless kung ano yung speed ng CPU. Okay? So again, kung F4, lagay mo yung sa 4 kHz. Kung ikaw ay nagamit ng F7 na flight controller, lagay nyo sa 8 kHz. Then, open nyo lang yung accelerometer. Normally, yung iba naka-on yan kung meron naman or gagamitin mo yung barometer o magnetometer yung flight controller. Okay? So, next ay yung craft name. O ano yung pangalan ng drone mo na may kita doon sa goggles nyo. So, ako yan. Nilagay ko to the Slayer. So, ito ang aking basher quad sa pang-practice. Then, yung camera angle. So, kung ano yung ilang degrees yung angle na nilagay mo yung camera mo. Kasi, pagka ikaw ay nag-stability mode, dito siya aayon dun sa angle ng camera mo para nakikita mo yung nililiparan mo. Mamaya, masyado tong steep. Kung ito ay nakalagay sa 30, pag nag-stability mode, ayan yung hahabulin niya. Masyadong steep yung angle mo, di mabilis. Masyado yung magiging andar ng drone. Ako, nakaset lang ako dyan na 15. Okay? Then, next ay yung receiver. So, ano itong receiver? Depende yan kung ano yung gamit mong receiver. So, ako ay naka crossfire. So, dito ko lalagay yan sa serial base na receiver. Kung kayo ay naka free sky, o kaya fly sky, dito mo rin yan lalagay. Okay? S-bus, pero kung I-bus, or ito na yung ibang protocol na gamit nyo, kung ikaw ay naka-micro drone na may built-in, ito yung gagamitin nyo na receiver na protocol, SPI. Okay? So, pero the rest, most likely, ito yung gamit. Then dito, pipili kayo kung anong receiver ang gamit mo. Kung kayo ay naka-crossfire, crossfire, kung kayo ay naka iba, spectrum, or S-bus ang gamit nyo, o kaya free sky, FR sky, so ayan, pipili na lang kayo dyan. Then dito, ito yung mga iba pang features na gusto mong magamit. So ako lagi lang naka-on yung air mode. So pwede naman tayong gumawa ng ibang ano dyan, settings mamaya dun sa modes tab. So, telemetry, yan. OSD, syempre, dapat naka-on yung screen display at saka yung dynamic filter. Yan yung mga importante. By default naman, naka-click yan. Okay, pwede rin yan. Mag-set kayo ng tone, ng beacon. Kung hindi beacon na ulam, hindi yung tunog ng, ano, ng motor, ng drone. Okay, so pagka nawala yung signal, tutunog yan. Then the rest, ito yung mga beeper configuration, naka-on lang yan. So balik tayo sa taas. So dito, tapos na tayo dito sa flight controller, i-configure naman natin yung sa ESC at saka motor. So same dito, sa flight controller, kung ikaw ay naka F4 na flight controller, ang gagamitin mong ESC protocol ay DSHAT 300. Kung ikaw ay naka F7, gagamitin mo syempre ay DSHAT 600. Then, kung ikaw ay naka BL Heli 32, pwede mong i-on tong bidirectional DSHAT. Otherwise, kung ikaw ay naka BL Heli S, or i-off mo lang ito. Okay? Then yan, naka-default naman yan. Wala kayong kailangan gawin dyan. So ito, nilalagay ko lang arming at 180 degrees para kahit nakabaliktad siya or sumabit sa puno, nakabaliktad, pwede ko siyang i-arm-arm ng konti para malaglag siya or mawala doon sa stuck position niya. Okay, kung may on GPS kayo, pwede nyo ngayon i-on niya. Okay, pagkatapos yan, save and reboot lang ulit.
Pagkatapos natin sa configuration, pupunta ngayon tayo sa power and battery. Okay, so dito sineset lang natin yung minimum cell voltage. Actually, by default na ito, nandito, no? Okay, so ang warning lang, ang naka-default ata dito is 3.5. Nilalagay ko lang sa 3.6. Nasa sa inyo na yan kung saan nyo gusto iset yung warning. Okay. Pre-tuning, huwag muna natin puntahan yan. Last na natin yung galawin. Kasi sa ngayon, mas importante mapalipad yung drone. Then later on, pagkabisado niya na yung paliparin yung drone nyo, saka natin pag-usapan itong feed tuning. Okay? So sa receiver, okay? Bago ito mag-on, hindi ko dala yung battery, pero kailangan nyo naka-on yung battery. Okay? So for some reason, o kung pag-on nyo ng battery at itong mga rattle yung pitch roll ay hindi nakaayon doon sa remote nyo, dito mo lang yan papalitan yan sa channel mapping. So, tatype mo lang yan. Pwede mong type dyan na RETA, R-E-T-A, o kaya A-E-T-R, okay? So, papalitan mo lang yan, then enter, then save ulit. Okay, so sa akin, ang configuration ko sa mga drone ko ay T-A-E-R. So para hindi na kayo magpapalit ng channel mapping sa remote, pwede niyong gawin dito. Okay, so yung the rest, stack na yan, wala niya kayong kailangan gawin. So dito, pwede mo lang i-check kung gumagalaw ito, nagre-respond ng tama, ayon doon sa sticks mo. Okay, so again, pag hindi ito nakatama, yung throttle ay wala sa throttle, baka nasa pitch yan or nasa iyo, kailangan niya lang palitan itong arrangement na yan. Alright. Then next, punta tayo sa modes. Okay. So yung modes, ito yung mga function ng switches. Pwede kayo dyan mag-assign. Okay. So dito, for example, nilagay ko sa auxiliary 1 yung aking arm. Okay, wala lang, hindi ko lang dala yung radio ko, lobat. So, pero iyan, dapat itong yellow na to, nakatapat siya dito pag naka-on. Okay? Pagpili ng channel, pwedeng auto lagay mo or auxiliary 1 or pipili ka dito. Yung auto ang gawin mo lang, isis pagka nilagay mo sa auto, tapos i-switch, gamitin mo lang, i-flick mo lang yung switch na gagamitin mo. Automatic na siya mag-assign dito. Okay. So ngayon, kailangan mo lang dito malaman kung match ngayon ito dito, yung line. Ingat lang kayo, minsan yung line nandito sa yung ganyan, baka hindi yan mag-on or mag-off. Okay? So ito, namumove yan to the left, to the right. Okay? Malakihan, paliitan. Okay? Pwede yan i-move. Ito, hindi ito namumove. So, ito, based to sa switch, pagka naka-up, nandyan. Pag naka-down, nandito. Kung gusto mo yung mag-on, ipapasok mo yan dyan. Pag gusto mo siya, yan yung off position mo, lalagay mo siya sa ganun. Okay? Then, normally, yung arm, nilalagay ko sa auxiliary 1. Then, meron akong angle mode. Natatandaan nyo kanina sa configuration, naka- air mode ako palagi or yung acro mode. So kung gusto kong mag-angle, ilalagay, i-flip ko lang siya sa lalang nilagay ko sa auxiliary 2 na switch. Ilalagay ko siya sa gitna, nasa gitna siya. So pagka pinlik ko siya sa gitna, ito pupuntahin dito. Okay, so ibig sabihin naka-angle mode ako. Isang channel 'yan. Pagka nilagay ko siya dito, okay? Ito naman yung horizon mode. So ito, naka-assign dito 3 switch na auxiliary channel. So yung kanyang resting position, yun yung naka-air mode. Pagka pinlik ko sa gitna, andyan yung horizon. Pag pinlik ko sa dulo, andun yung angle. Okay? So ano pa itong isa? Yung flip over crash. So kung pag nakabaliktad yung drone mo, pwede mong pabaliktarin rin, i-click mo siya yung channel na yon, tapos i-arm mo, pagkatapos ipuput
yung throttle or yung sticks kung nasaan yung direction. So ito, ang tawag din nila dito ay turtle mode. Okay, so pwede yan. Dito ma-assign yan sa sticks na yan. Okay? Iba, hindi ko na-discuss sa inyo yun. Some other video na lang. At least yung basic makuha nyo. Sa motors, dito, kailangan nyo itong i-check yung motors kung tama yung direction. So, kailangan dito nakasaksak yung battery. Then, pagkasaksak nyo ng battery, kailangan i-click nyo lang ito. Okay. So, pagka na-click mo na yan at nakasaksak ang battery, dapat mawala itong error na to. Pagka may error pa rin yan, kahit nakasaksak ang battery, ibig sabihin may problema yung ESC. Okay? Then yan, pwede mo yan isa-isang i-on. Okay? Just to check kung tama yung direction. Pag mali ang direction, ibig sabihin is kailangan mo isulat yon. Okay? Tapos, mamaya, tuturo natin kung paano papalitan yung direction ng motor na yun sa ibang configurator. Okay? So, ito ang silbi ng motor stub. Ang isa pang function din ito, kung gusto mong malaman kung sira yung motors mo, yung ESC, pwede mong i-check dito. May sabi ko nga, pag yan ay naka-error, then may isira yung ESC mo. Pag ito ay good, pero hindi umaandar yung motor pagka binibigyan mo ng current, then ibig sabihin may problema yung motor mo. Okay. So, yan yung motor stop. Next ay yung OSD. Ano yung OSD? On-screen display. So, dito nakalagay kung ano yung mga gusto mong makita. So, pipili ka dito sa mga options na nandito. Tapos, ang gagawin mo lang, i-click mo lang. Okay? So ako, nilalagay ko dito ay yung battery voltage. Okay, so for example, ito. Ito yung battery voltage. Okay, pwede ko yan ilagay kung saan ko gusto. Yan, rearrange ko. Yan. So pwede mong gawin yan. No? Okay, so kung anong gusto mong numero or information na nakikita mo dito sa on-screen display, ay pwede mong i-tick lang dito. Kung gusto mo meron kang crosshair, yan. Okay. Gusto mo ng ESC RPM, pwede rin dyan. Okay. Okay, so ako nakalagay lang dyan yung fly mode, battery voltage, yung amp draw, okay, yung throttle position, at saka yung battery capacity. Okay. Then dito, yung mga video format, okay. Ito pala yung OSD profile. So dito, andito yung OSD profile, okay. Pwede mo yan palitan dito or i-save yan. Andito yung font, okay. Kung gusto mong palitan yung mga font, yan, okay. Kung gusto mong ganyan, gusto mo ng ganyan, okay. Video format, naka-auto lang. Then ako units, metric, then ito yung mga timers na pwede mong iset, okay? Alarm, kung ano yung RSSI, capacity, altitude, and dyan, paset yung alarm dyan, magwa-warning dito, okay? So, dito lahat dyan. So, ito halos mga stock naman na ito, very, ano na to, subjective, at saka personal kung anong mga gusto mo dito i-tick pa. Pero normally yung naka-stack na, naka-on dyan, yun na yung kailangan natin. At tapos, so hindi ko na sa-save. Then next, yan yung video transmitter. So dito magdedepende kung ano yung gamit mong video transmitter. Okay, so pinakamadali ditong solusyon ay pupunta kayo sa Google. Isa-search nyo kung ano ang VTX table, for example. Okay, so, for example, sa search natin VTX table ng rush and attack. Okay. Okay, madami itong VTX table to si Oscar Liang. So, for example, yan, punta tayo dito.
Okay. Hanapin natin si Tiny Tank. Where are you, Tiny Tank? Yan. Okay. So, andito. Kanyan, dito lang tayo kay Tiny Tank. Ang gagawin nyo lang dito ay copy. Copy yan. Tapos, punta kayo dito sa Betaflight. Tapos, nilagay nyo lang dyan ay paste. Tapos, save nyo lang. Pero dahil syempre, hindi ko naman yan BTX, hindi ko yan isa-save. Oh no. Okay, so hindi siya nag-save. Okay? So dahil hindi ko nga siya BTX, then hindi ko siya isa-save. Okay, so yun, natapos na natin yan. From top to bottom, yung black box. Siguro kailangan nyo kung meron kayong black box logger, lagay nyo lang to sa onboard flash, 1K kHz, saka gyro filter. Then, okay na yan. Save and reboot. Otherwise, kung kayo naka-tiny move na wala naman normally black box, then okay na kayo na setup from top to bottom. Okay? Then after lahat yan, lahat nga, sabi ko for every tab, you need to save. Okay? So sa next video, babalikan natin itong motors. Paano natin i-configure? Paano pagbaliktad yung motor, ikot ng motor mo? Okay? Okay, so yun lang po. For this video, again, maraming salamat and hopefully may natutunan kayo sa video na ito. God bless us all. Ingat po tayong lahat. Bye!